Hello everyone, peaceful Thursday po sa inyong lahat. Malinawon na Huwebes kaninyong tanan. I hope maayos ang araw ninyo ngayon at mapayapa. Sa mga bago pa lang dito sa aking Chinoy Ako channel, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko dito. And please don't forget also to follow my Facebook page, Chinoy Dubai. Maraming maraming salamat nga rin pala dun sa mga nag-follow sa aking Facebook page na Chinoy Dubai. Umabot na po tayo ngayon sa 5,000 followers. Konti na lang po at aabuti na rin natin yung 10,000 followers. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. Ilang linggo na ang nagdaan mula ng paslangin ang ama ni Chow Tiao Yumol na si Rolando Yumol sa harap mismo ng bahay nila sa Lamitan, Basilan. Dalawa sa mga sinasabing suspects na sakay ng motorsiklo na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng ating kapulisan ang sinasabing mga salarin. Hanggang ngayon kasi mukhang blanco pa rin ang ating kapulisan tungkol dito sa mga suspects na ito. Kahit yung identification nila ay wala pa silang nakukuha. At alam din natin na kahit pagkaano kalakas yung mga haka-haka, kung sino ang maaaring mastermind o nag-utos na gawin ang krimen na ito, hindi pa rin ito sapat para dalhin sa Bar of Justice. Lalong-lalo na hinala lang ang mga ito. Isa sa mga anak ni Rolando Yumol na si Chien Chien Yumol ay madalas lately na mag-post sa kanyang social media account ng tungkol sa kapatawaran o forgiveness. Pero ngayong araw, mas emotional yung pinost niya sa kanyang social media na para bang sinasabi niya na malabo na ang hustisya para sa kanyang pinaslang na ama. Ito ang laman ng post ni Chien Chien Yumol. Lord, patawarin niyo po ang mga tao na kakagawa ng masama sa aming pamilya. Alam naman nating lahat kung sino ang gumawa nito sa aking ama. Wala tayong kakayahang magsalita dahil sa natatakot tayo sa pwede nilang gawin sa ating pamilya. Kung ang pamahalaan, wala ngang nagawa sa nangyari sa aking tatay, ano pang hustisya ang pwede naming makamit? Sa mga nagmamahal sa aming pamilya at patuloy sila sa kanilang pagdarasal para sa kaligtasan namin, ay lubos kami nagpapasalamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at biyayaan kayo ng grasya niya. Ito yung emotional na post ngayon ni Chien Chien Yumol sa kanyang social media account. Nakakahanga rin itong si Chien Chien Yumol dahil sa ipinakita niyang lakas, lalong-lalo na sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. Kasi despite of everything na nangyari, nahahanap pa rin niya yung kapatawaran sa kanyang puso. Hindi lahat sa atin ay kayang gawin ito. It takes a brave man to do this. Pero dito rin sa post niya, makikita rin natin na meron siyang mga hinanakit. Nabanggit niya kasi sa post niya na kahit siya mismo, o siguro sabihin na natin yung buong pamilya nila, ay may hinala kung sino ang sa tingin nila ang nag-utos para paslangin yung ama nila. Pero ayon nga sa post niya, dahil sa takot na baka mas malala pa ang gawin sa pamilya nila kung patuloy silang magsasalita at mag-aakusa. Kaya mas pinili na lang nila na tumahimik. Alam din kasi natin na isa pa sa mga takot ng pamilya nila, kahit wala na sila sa Lamitan, Basilan ngayon, andoon pa yung bahay nila at nandoon din yung negosyo nila, yung kanilang munting kabuhayan, parang isang pharmacy yata at isang hardware. Siyempre, natatakot din sila na baka pati yun ay sunugin ng mga taong nagalit sa pamilya nila o di kaya ay bilang ganti dahil dun sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Manila University. O di kaya, pwede rin kasi itong sakyan uli nang hinihinala rin na baka meron ngang third party na gagawin uli ang isa pang krimen para lalong madiin yung pinaghihinalaan na nilang mga masterminds o mastermind sa likod ng pagpaslang sa kanilang ama. Ang mahirap kasi dito, pati yung tiwala nila, yung tiwala ng pamilyang Yumol sa pamahalaan ay wala na. At kapag ganito na ang pakiramdam ng pamilya nila, pati tiwala nila na makamit pa ang hustisya ay siguradong wala na rin. Mabigat yung kasong pamamaslang sa kanyang ama dahil murder din yung kasong yun. Katulad din ng pamamaslang ni Dr. Chow Tiao Yumol dun sa kanyang tatlong biktima sa Ateneo de Manila University. Ang kaibahan nga lang, siguradong makakakuha ng justice yung tatlong biktima sa Ateneo de Manila University dahil ang suspect na si Dr. Yumol ay umamin na sa krimen. Samantalang yung pagpaslang sa ama nila ay wala pang suspect hanggang ngayon na napapangalanan ng kapulisan. Kahit identification man lang ay wala.
Dun sa kasong pagpaslang ni Dr. Yumol sa kanyang tatlong biktima, ang ipinaglalaban na lang talaga dito ng mga pamilya ng tatlong biktima ay yung makuha nila ang capital punishment para kay Dr. Yumol. Sa ngayon kasi, napostpone yung hearing nila. Parang sa September na uli yata ang magiging unang hearing dito sa kaso ni Dr. Yumol, dahil nag-request yung abogado ni Dr. Yumol na isailalim muna sa isang examination si Dr. Yumol, dahil nakikitaan daw ito ng pagkakawala sa tamang pag-iisip. Yun namang pagpaslang sa tatay ni Dr. Yumol ay mukhang malabo, dahil unang-una parang malabo na matukoy nila kung sino yung mga suspects. At pag malabo ito, malamang malabo na rin na matukoy pa kung sino ang mga masterminds o kung sino ang nag-utos dito sa mga suspects na ito na paslangin yung ama nila. Kasi hindi naman talaga pwedeng gamitin na ebidensya sa korte yung sinasabing hinala o kutob. Hard physical evidence ang hihingi ng korte, lalong-lalo na sa mga kasong tulad nito na mabigat, dahil ito ay murder. At lalong hindi rin pwede na basta na lang dumampot ang ating kapulisan o ipag-utos ng korte na damputin ng isang tao dahil lang sa hinala. Masalimuot din kasi talaga pag ganito yung kaso. Kasi halimbawa nga, ipagpalagay natin na mahuhuli yung mga suspects. Pero sa korte, kailangan patunayan pa rin talaga nila na ito talaga o totoo talaga na ito yung mga suspects at hindi sila mga fall guys lang. Pagdating naman sa mga masterminds, kahit pasabihin natin na maituturong mga masterminds, halimbawang mahuhuli nga itong mga suspects, kailangan pa rin nilang patunayan sa korte na kumpleto yung mga ebidensya nila na magsasabi na totoo yung mga masterminds na itinuturo nila. Iba kasi pag umabot na sa korte, ang mga ebidensya na hihingi ng korte ay dapat detalyado. Kumbaga parang may mga sequencing, kung magkakasunod-sunod ba yung mga pangyayari. Dapat nandun din yung chronology, especially ng mga oras, anong oras nangyari yung krimen, nasaan sila sa mga ganitong oras. Ganun ka metikuloso pag nasa korte na. Hindi pwede yung basta-basta ka na lang magtuturo o basta ka na lang mamimintang dahil lang sa akala mo o dahil lang sa hinala mo. Hindi tatanggapin ng korte yung mga ganong dahilan. Ang kailangan nila ay yung talagang magpapatotoo sa mga bintang mo. Kung kaya kadalasan nga ang nangyayari, lalong-lalo sa mga ganitong kaso, umaabot ito ng napakatagal na panahon, ilang taon bago nagkakaroon ng hatol. Kaya hindi ko rin masisisi ang pamilyang Yumol na nawawalan nga sila ng tiwala at pag-asa, lalong-lalo na sa ating pamahalaan at sa hustisya. Kasi kahit tayo nga mga ordinaryong citizens na sumusubaybay sa kasong ito, tayo mismo nakukulangan tayo at nababagalan sa mga ipinapakita ng mga kinauukulan. Pero on the brighter side naman, ang maganda sa pamilyang Yumol, nakikita ko ay parang ang nakikita ko naman ay handa silang magpatawad. Kumbaga, kung hindi man siguro nila makukuha yung hustisya dito sa lupa, naniniwala pa rin sila na may hustisya sa kabilang buhay. Kasi para din naman sa akin, hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali ang isang mali. Kumbaga, kung gagawa din sila ng marahas na paraan bilang ganti dun sa mga taong pinaghihinalaan nila, I don't think makakakuha pa rin sila ng hustisya or makakamta nila yung hustisya ang gusto nila. Dahil kapag nangyari yun, mas lalong lalala lang ang pangyayari. Although, alam naman natin talaga na hindi ganung kadali yung pinagdaraanan ng pamilyang Yumol ngayon. At tayo bilang mga tao, alam din natin na minsan, yung sobrang galit na nararamdaman natin, minsan ay nawawalan tayo ng kontrol. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina sa nakikita ko kay Chen Chen, yung kapatid ni Dr. Yumol, malakas ang pananalig niya sa Diyos. At dito siya kumakapit at humuhugot ng lakas. Minsan din kasi nangyayari na kahit gaano pa tayo katagal magantay, dumarating pa rin sa atin yung tamang hustisya. So let's hope and pray na sana bigyan pa sila ng sapat na lakas ng loob para malagpasan nila itong mga pinagdaraanan nila ngayon. At syempre pa, let's not stop hoping that justice will be served sa lahat ng mga naging biktima. Again, hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Maraming salamat uli sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta dito sa aking Chinoy Ako channel. And please again, don't forget to follow my Facebook page, Chinoy Dubai. Once again, maraming salamat. Mag-ingat po kayo lagi and God bless.